So, isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat, mga katiits sa buong Pilipinas. Binabati ko po kayo na isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So, bagong lahat, ako nga pala si Boy Decoder. So, sa araw na ito ay magdidecode tayo ng markers na pinadala sa atin ng ating katiits na si Sir Richards. So, bagong lahat, ini-encourage ko yung ating mga amateur, mga veterans, at ating yung laging nabubukya. Priority natin yung mga amateur at saka laging nabubukya. Kung saan eh, sila po ay nagsayo ng panahon, pagod, at saka pera. So, mag-subscribe po kayo katiit sa aking channel at panoorin niyo yung mga video decoding ko na matagal ko na na-upload dyan. At alam ko po na may matutulong po yan sa inyo na kahit konti. So, subscribe po kayo mga katiits kasi hindi lang po tayo baguhan sa paggagawa ng video, baguhan po tayo, pero sa pagtulong po, since 2012 po tayo natulong. So marami na po tayo natulungan, halos sa lalot sa Mindanao. So napakadami na natin natulungan, halos 7 niyata sa Mindanao, tsaka dyan sa Visayas, 3. Dito sa Luzon, mga nasa 7 na yata din natulungan natin dito. Hindi ko na matandaan, dahil sa super tagal. So in-encourage ko kayo mga katiits, lalo yung amateur, tsaka mga baguhan, or yung mga laging nabubukya na mag-subscribe po kayo sa akin channel at panoorin yung videos na akin dyan na-upload na. At alam ko pong na may tutulong talaga yan sa inyo na kahit kunti at mabubuksan, lalo na yung mga amateur natin dyan, mabubuksan yung kanilang isipan sa pagbabasa ng markers. So yun ang gusto kong i-priority, na kung saan ay matutunan nyo yung pagbasa ng yung mga markers. Nang sa ganun, hindi po kayo nagpapagod. Hindi rin kayo nawawalan ng pag-asa. Kasi nakakapagod at nakakawalang pag-asa yung lagi po tayo nabubukya. Lalo na po yung nga nabubukya po dyan. So, pag-aralan nyo po yung markers at huwag po tayong gagawa ng isang hakbang na nagbukay tayo agad-agad na hindi natin sigurado yung ating ginagawa. Kasi kung ganyan laging gagawin natin, habang panahon po tayo mabubukya. So, wag tayo pong gagawa yung pinapayo ko talaga. Na wag tayong hukay ng hukay, hindi sure. So, sa mga gusto magpadikod sa akin, ito yung aking page, Boy Decoder. So, dyan nyo po i-upload yung mga gusto nyo padikod. Tsaka, nang sa ganun mapansin agad natin. So, lagi natin sinasabi na trust in the Lord with all your heart and lead not by your own understanding. Sa Diyos po tayo higit na nagtitiwala dahil ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na karunungan. So, hindi po tayo sumasandal sa karunungan ng tao. So, shoutout natin itong mga katits natin nagpapashoutout. Shoutout sa iyo, Sherat Quintes, at saka sa iyo din, Bistak Treasure Hunter. Shoutout sa iyo, sir. So, ingat po kayo palagi at salamat sa inyong panonood. Sana po ay makatulong sa inyo na ang aking mga videos dyan. So, subscribe kayo mga katiits sa ating channel. Nang sa ganun, updated kayo sa aking mga videos. Nang sa ganun, matutunan nyo po yung paano pag-ikot. So, libre po yan. Wala po bayad. So, simulan natin sa markers na to. Kung saan, ito yung markers na pinadala sa atin ni sir. Medyo may kabahan po yan. So, kala ko kasi, kunti lang yan yung pinadala yan. Napakadami po pala. So, hapon tayo mahigit 34 minutes sa pag-iitig, sa pag-iitig pa lang abutin to ng 34 minutes sa papaliwanag, so sundan nyo lang katiits, lalo na yung nagpapadikot si Sir Richards, yung sa ganun matutunan nyo kung paano pagbasa ng inyong markers at matuntun nyo ang tamang bilis pa. So ipapriority natin itong ganyang markers at saka yung pagbasa ay himay-himay natin, nang sa ganun ay ma-digest natin ng mayos at maintindihan, lalo na nung mayari ng markers na to. Yung markers niya may 3 deposito area. So, dadigest natin to ng maayos ngayon. So, bigyan pansin natin yung kanyang markers nito nang sa ganun madigest natin ng maayos. So, ito ang markers niya. Kung papansin natin, may 3 dot po yan. At sa baba naman, may tatlong hole sa taas at saka sa baba, 3 dot. At saka sa pinakababa naman, may 2 dot na magkadikit. Tapos may dot ulit na
tatlo ulit sa na maliliit. Kumbaga. So itong ibig sabihin ng ganitong markers ng papakita po yan na digging spot po ay in between sa mga bato. So mamaya i-digest natin ng ayos yan isa-isa. Ituturo na rin natin yung digging spot nang sa ganun hindi malito yung ating katiits. Isa-isay natin to mga katiits. So po kayo mag-alala si Richard eh atin po ito i-digest ng ayos. So pagtunang pansin natin lalo na yung kanyang yung may sapula na kuwit na yan na pinulayan natin, ang ibig sabihin po niyan tatlong bato na magkalinya sa area. So hahanapin natin yung tatlong bato na magkalinya sa area. So legit po ito sir ha, kaya hindi medyo masyado, baka sasabihin natin tatlong bato lang pala yung hanapin tapos doon ang digging spot. So ibig sabihin hanapin lang natin muna yung tatlong bato sa yung, lalo yung binagyan natin ng kulay pula. So yung ibig sabihin po niyan tatlong bato na may kalakihan dyan sa area, hanapin natin. So makita naman natin sa picture nyo na mayroon kayo yung tatlong bato. So mamaya tuturo din natin yan. So sa tatlong bato na yun sir, ibig sabihin may markers yun. So nakita din natin sa drawing, mamaya madadaanan natin na may sa actual picture nyo na may tatlong dot din yun, bato na yun, may mga kanya-kanyang dot. So ibig sabihin ang digging spot dito sa area na to, sa markers na yan. So bakit dyan ang digging spot? Kasi kung papansinin natin yung kulay pula na yan na kinulayan natin na may mga hole na yan, ibig sabihin po yan tatlong bato. At ang blue naman to na nagpapakita, ibig sabihin tatlong deposito. Ang dilaw naman po nagpapakita ng formation na nagko-coordination dyan, tinatawag na in between. So kaya pinagitnaan siya. So kaya ang tinawag na in between kasi nagpapakita siya na siya yung coordination marker na tinatawag na nagpapakita na in between nga talaga yung digging spot sa ganitong markers. So unahin natin yung pula na yan. So sinasabi nga natin na apat na bato yan. So gagawin natin yan sir yung magkalinya na bato. So hindi naman totally linya na linya yan, kasi kung pansinin natin hindi naman totally tagal nakalinya yan, nakakurbata ng bato. So ibig sabihin nakakurbada po dyan yung position ng bato dyan sir yan. So yun ang hanapin nyo. At ang ibig sabihin po nyan sa nakakurbada na bato na yan sir, na tatlo na yung nakaposisyon in between po sa kanila yung digging spot, hindi naman sabihin in between na baka sabihin nyo in between sa kalagitnaan nila, hindi po. Ang ibig sabihin kagayaan nyo yung pagkagawa nito blue na to, kung saan makikita nyo naman na ang kulay blue na to na ipinaglagyatin ng dot nakadistance siya. So pinapakinggan niya ng in between, kumbaga parang patriangle style. So pula sa darawang bato magsusukat ka na parang patriangle, doon yung digging spot. Kaya naman sa pangalawa doon ang digging spot din. So ganun ang pagbabasa sa ganitong markers at ganun po yung technique sa ganitong markers. So proceed tayo dito sa blue. Yung blue na yan sir nagpapakita ng tatlong deposito. Yung ibig sabihin tatlong deposito nga doon sa area mo ng hukayin mo ngayon. So may tatlong deposit ka. So yan ang nagpapakita ng deposit sa area. So proceed tayo dito sa markers na to. So itong markers mo sir, kung papansin natin, titingnan mo naman yung tatlong bato mo na napakaganda ng position niya. So pasok na pasok doon sa binagyan natin ng kulay pula kanina na tatlong bato na. So pansin natin yan, may mga dot niyan. Ang sa una, meron ng tatlong dot sa baba at saka doon yung formation. Yung naman ang pangalawa, may dalawang dot. Saka pangatlo, may isang dot. So ibig sabihin, nagpapakita siya na silang ang tatlo ang tinutukoy sa area. So kung unahin natin yung kulay blue, ito yung nagpapakita na ang digging spot sa ganitong markers. Mamaya ituturo ko sa iyo sir kasi ito yung nakahiwalay. So ibig sabihin ang digging spot nito sir, may nakaposisyon dyan na nakalima na ang bato. Ang ibig sabihin dyan, ang digging spot nila sa in between nila. So parang nakakalito no, ganun po kalogic yan. So ibig sabihin ang digging spot sa ganitong markers na sir ay sa panga nakalima na bato, sa limang bato dyan na nakaposisyon, doon ang digging spot. Mamaya inilagyan ko rin yun ng lock na nagpapakita ng coordination na doon po kayong digging spot. So inikisan ko yun nang isa ganun, doon kayo magdidig sa markers na to sa una na may tatlong dot na to. So ang pangalawang dot na to, ito yung nagpapakita na doon ang digging spot is nyo dyan sa area nga. So may digging spot sila dyan. At yung pang isa naman, yun din yung digging spot din ng isang dot na yun. So nagpapakita ito na ang digging spot ng markers mo na to sir
ay yan mismo sa ang dalawa na yan, sir, na may tap na dalawa niya at saka yung isa, sila lang may coordination dyan, yan yung magdidig sa hindi pa nila banta yung kaya sinabi ko nga, sir, na parang patriangular style din yan sa pagdidig mo. So dyan mo ididig sa gilid nila ang dalawa, kasi parang yung bit-bit, so kaya mo yung position nito. So didig mo yung dalawa na yan dyan kasi may deposito dyan ng dalawa, at saka yung sa bulo na to na ginuita natin ng blue, o pinula natin ng blue, ibig sabihin ito yung nakahiwalay sa tatlong deposito. So medyo napaka-logic ng pagkagawa ng markers, so medyo may kalituan. So mamaya hindi po kayo malilito nito kasi dinagyan ko ng ikis yung digging spot niya sa pang tatlong deposito. So itong dalawa dito ang digging spot mismo kung saan yung markers na to. So inuulit natin, sir, ang digging spot ng dalawang markers na ito ay tatlong deposito na to. Ang dalawang deposito dito mismo sa tatlong bato na to, dito ang digging spot sa dalawang deposito. Ang pangatlo doon sa nakalimang formation na bato. Mamaya ituturo ko sa iyo, sir, kung saan talaga ang pinaka-final digging spot mo sa panglima, pangtatlong digging spot doon sa lima na naka-formation na bato. So ito yung digging spot mo, sir, sa blue na tinulayan natin. So dyan sa bato na yan, dyan ang digging spot mo sa naka-blue na hindi pinagkulayan natin ang blue na to. So dyan yung digging spot mo, sir. So linagyan natin ng X yun. So at saka yung dalawa naman na to ay linagyan din natin ng ikis. And sa ganun, hindi po kayo mawala-wala sa area. So inuulit natin, sir, yung markers nyo na to ay nagpapakita po ito ng formation. So lagi po natin tatandaan na yung mga markers po nagbabago, ang ibig sabihin, lalo na yung hole, dot, or yung circulation tinatawag. So depende sa pinaggamitan sa kanila. Hindi lahat ng dot nagtutukoy sa deposito, hindi lahat ng hole nagtutukoy sa tinatawag na yung pointer. So minsan ginagamit din sinanapang dito, kumbaga. So depende sa gumawa ng markers, depende rin sa nag-aral gumawa ng markers. Kasi hindi lang isang hapon ang gumawa ng markers, maraming hapon po na official ang gumawa. So iba-iba po yung distance nila, pero isa lang po yung pinagkukunan nila ng technique sa paggagawa ng markers, pero yung diskarte magkaiba po. So papaliwanag natin yung markers na to. So markers na to nagpapakita po ito ng movement. So ibig sabihin tatlong bato nga dyan sa area, kasi may tatlong bato yung bato niya. So tatlong bato nga dyan sa rin naka-formation at ang hole. Kung papansin natin yung pagka-hole niya is katulad na katulad dun sa kanina sa tatlo rin. So ito ay nagpapakita ng tatlong bato sa area at parang panang tao yan. So ibig sabihin movement nga. So ibig sabihin yung markers niya, nagpapakita siya ng supportive markers doon sa tatlong bato kanina na may markers din. So yun ang ibig sabihin niya. So ang gagawin lang natin yan ay pupuntahan lang natin yung tatlong bato na yun at yung sinasabi natin na may markers. Basahin natin yun at intindihin kung anong ibig sabihin na naman. So yun lang ang ibig sabihin ng markers na to. Wala na itong ibig sabihin na iba pa, kasi kung papansinin natin yan, naka-plot din yan. So yung markers na to, ibig sabihin may plot area dyan sa area. So kung papansinin natin yan, yung pagkagawa na parang panang tao na pagkakarbing niya, may plot po dyan na area. So proceed tayo sa markers na to. So ito yung sinasabi ko kanina na nakahiwalay na deposito doon sa tatlo. So ito yung pangatlong deposito, kumbaga. So sa tatlong naka-formation na bato, doon yung digging spot. So ito yun, linagyan natin to ng tinatawag na coordination. Kumbaga, linagyan natin siya ng ikis na kung saan magpapakita na doon yung digging spot sa nakalimang formation kanina na bato. So ganun ka-logic yung markers na ganito. So inuulit natin, lalo na sa may-ari ng markers kay Sir Richard, na ang markers niya na to ay may tatlong deposito sa area, at ang digging spot ay susundan natin yung mga
dot niya kasi ang dot na yan nagpapakita ng formation sa area ng mga bagay. So kung pansinin natin itong X na to, pinalalagay natin ito yung pang lima na bato, kumbaga yung X na blue na yan ang pang lima na bato, so bibilangin natin yan. So meaning to say, sa apat na may X na yan, dyan ang digging spot sa nakaplat na yan na isa na kulay pula. So maliban dito sa nakaplat na isa rin, kasi ito yung coordination niya na kanina na sinasabi natin doon sa footmark na may dot na tatlo, na ibig sabihin plat area tinutukoy. So ito na yung plat area. So nagsupportive din yung itong isa na ipinaglagyan natin ng kulay blue na X na to, na nagpapakita ang siya na supportive marker siya doon sa plat area. So siya yung nagpapatunay na plat area nga yung hinahanap natin doon sa pangatlong deposito. So ang digging spot dyan sa may X na pula na yun, nakatabi nitong plat na bato na to na may X na blue. So ang X na pula na yun na nakaplat na may dot na yan, dyan ang digging spot sa pangatlong deposito sa ganitong markers. Tsaka papansinin naman natin may dot din yan. So ibig sabihin siya kanina ang nagpapakita ng coordination sa pangatlong deposito. So ang technique sa ganyan mga markers, lalo na sa paghukay, ulit natin na kung tama yung digging spot natin, meron po tayong makukuha ng mga tinatawag na HTM or bored marker na tinatawag. So yung mga bored marker na yan, makukuha natin yan sa loob na 1 to 3 feet or 5 feet, pero hindi malalim na po yung 5 feet, 1 to 3 feet lang yan makukuha na natin agad-agad yan mga HTM. So yan yung markers nya na nagpapakita na naka-formation ng bato. So pansinin natin eh, accurate doon kanina sa kalima na position niya. So makikita natin doon na tama ang pagkalagay ng position niya, pati yung pagkagawa ng dot niya is napaka-legit ng pagkagawa. So akala natin isang deposito lang, pag nakuha natin yan, akala natin isang deposito lang, pero hindi po yan isang deposito. Meaning to say po, may tatlong deposito sa area. Kasi kung pansinin natin, tatlong ginamit na dot. Ibig sabihin, tatlong deposito yung tinutukoy niya sa area sa mga ganitong markers. So ang pag-ukay, lalo na sa mayari ng markers, Sir Richard, ay huwag pong kaligtaan yung mga STM or bored marker. Sa ganun, hindi po tayo wala-wala sa ating area. So pag mag-ukay kayo, lagi niyong pansinin yung mga bagay na nakukuha niya sa ilalim. Depende po yan sa mga bagay na nilagay nila na HTM dyan. Wala po tayong kumbaga hindi tayo manguhula basta kung ano na ilagay nila dyan, yun yung ginagawa ng HTM. So mapagmasid. So itong markers na to ay nagpapagata po yan ng design pointer. So susundan lang po natin kung saan nakapoint yan, pero kung ako magtingin nito, ito ay malayo sa area. So meaning to say po, hindi ito kasama doon sa markers na pinasa ni Sir. Kumbaga ito ay baka ibang area to or may malayong distansya kasi kulay itim po yan. So ibig sabihin hindi po siya doon coordination sa ibang markers na ginamit. So dahil kulay itim po yan, nagpapakita po yan na may kalaliman yung hukay. Ganun lang po ibig sabihin yan. Tsaka ibig sabihin po yan, nagpapakita po yan ng tunnel. So nagpapakita po yun ng tunnel itong markers na to, nagpapakita po ng tunnel sa area. Minto si doon sa area na hinukain ni Sir ay tunnel po yung hukain niya, ibig sabihin medyo may kalaliman dahil kulay itim ang ginamit na coordination marker doon sa paghukay. Kasi ito nagpapakita na kasi ito ng pointer at saka yung sign na nagpapakita na magbubutas tayo sa lupa ng may kalaliman. So paano natin malalaman ang lalim? Siyempre susukatin natin yung kung ano kalalim din yan at ano kahaba yung kanyang ginawang butas at saka yan din yung kukumbert natin by meters. So susukatin lang po natin yan, Sir, yung parang malaking kinarbingan na yan, susukatin lang po natin yan. Ibig sabihin ganyan din po yung position niya sa ilalim ng lupa, ang pagkagawa nila ng kanilang tunnel sa pagbago nila binaon yung kanilang kayamanan na ibinaon dyan. So ang technique niyan, kadalasan niyan, malambot talaga ang lupa. Basta yung lupa na, kumbaga na-distract na yung lupa dati, inukay. Tapos binalikan lang, ibig sabihin, malambot na yan.
So hindi na niya matigas masyado. So ganun ang technique sa naglalo, sa nagukay na kapag na-encounter niyo na ganun na malambot na yung lupa, sa ilalim, ibig sabihin dating butas yan. So ituloy-tuloy niyo lang. So mapagmasid kasi minsan may mga lupa din na malalambot talaga. Pero malalaman niyo naman, maintindihan niyo naman yung pag kayo nagukay kasi kayo mismo makakaintindi niyan at makakasabi na itong lupa na to eh hindi talaga nagalaw or nagalaw na dati. So ganun ang technique. So proceed tayo sa Marquez na yan. So Marquez na to, kung papansinin natin ang coordination din yan kanina doon na sinasabi nga natin na kung papansinin natin yan yung mga hold yan na kapag may siya naman ibig sabihin, so yung coordination Marquez na nagpapakita na sa harapan niya mayroon din ng digging spot. So meaning dyan sa gilid niya mayroon din po ng digging spot kasi kung pansinin po natin may litter di po yan na hole at saka may mga hole sa paligid na kulay lima rin, kumbaga kulay brown at saka kung papansinin natin yan ay may mga hole din yan. So ang ibig sabihin po niya, nagpapakita po yan na digging under. So ibig sabihin kung yan ay nakaposition dun sa panlima na bato, nasa gitna siya or in between siya dun sa tatlong bato, ibig sabihin dig under, ano ibig sabihin niya. So proceed lang, lalo na sa nakakita ng markers na tuloy nyo lang ang paghukay nyo sa ganitong markers. So wag yung hukay nyo sabihin na baka kaya nyo mismo sa ilalim ng bato. Sa gilid lang kung saan yung nakaharap yung mga dat na yan, dun kayo maghukay. Wag kayong, ibig sabihin wag kayong sabi na pag sabihin dig under, ibig sabihin baka sa ilalim talaga ng bato na yan. Hindi, ibig sabihin sa harapan ng bato na yan, dun kayo magdidigig. So kadalasan yan, para hindi kayo mapalayo, 1 meters lang ang distance nyo, doon kayo magdidigay para hindi kayo masyado mapalayo. Kasi kung dyan mismo sa ilalim, magiging trap yan, lalong itanggalin na may bumardown yan, patay yung nasa ilalim ng lupa ng mga tao na nag-hukay. So mapag-ingat sa pag-hukay, hindi yung basta lang hukay ng hukay na hindi inuuna yung safety. Kasi pinaka-importante talaga yung safety natin. Kasi kung hukay tayo ng hukay, hindi naman natin muna yung safety natin. Eh, paano naman kung makuha mo nga yung kayamanan, mawala naman yung buhay mo, eh, wala rin kita. So, mas priority natin yung buhay kasi sa kayamanan. So, proceed tayo sa Marquez na to. Itong Marquez na to, pansin natin yung lot na yan. Nagpapagata pa rin yan ng in-between triangulo na bato kanina naka-formation, in-between pa rin. So tama yung natin decode na nagpapakita na in between nga yung digging spot sa ganyang markers. So ibig sabihin, ang markers na yan, pointer lang po yan yung nagkuhit niya na malaking carbine. Sa baba naman, ibig sabihin yung pointer. So susundan lang po natin yung arrowhead niya. Tsaka yung kabila naman, na parang linyada yan, nagpapakita po yan ng kung saan yung direction ng tinuturo niya. Kumbaga kung saan siya nakapointer, tingnan natin yun kung ano meron doon sa marker na tinuturo niya. Halimbawa, sinilip mo yung butas na yan or yung kinarbing na yan, kung saan siya nakatutok, tingnan mo kabilaan yan. Flip and right, titingnan mo kung ano yung meron doon, bakit siya yung na pointing ng carbing na yan, kasi yan ay pointer po. So susundan lang natin, lalo na sa may-ari ng markers, na titingnan mo lang yan, susundan mo lang kung saan siya nakapointer at tingnan mo yung bagay na na-point doon kung saan, at tingnan mo kung anong meron doon. Tingnan mo kung ano ba siya, bakit siya yung nakapointer doon sa marker mo. Tingnan mo rin kung anong meron dyan sa bagay na yan na na-pointer ng ganitong markers. So yung pinulahan natin ng kulay na yan ay nagpapakita po yan ng flat area. So gaya ng sinabi natin kanina, may flat area doon sa area na yon at doon yung digging spot. So ito naman yung blue na yan na pinulayan natin, nagpapakita ng pointer. So yun yung sisilipin natin yan, right, left and right. Titingnan natin kung ano yung mga bagay nga doon sa paligid niya na na-pointingan ng bagay na yan. Tsaka yung dilaw naman, formation ng bagay sa area. Kasi formation ng bato na naka-triangle or naka-limang posisyon na may nasa gitna nila. At itong kulay blue ulit na sa pinakababa, ibig sabihin yan, proceed. So ibig sabihin, susundan mo lang yun kung saan yung tinuturo ng markers na kanina na sinasabi natin na pointer. So ibig sabihin, proceed yung kulay blue na ito sa pinakababa na
akala natin parang nakabuka siya na B. So ibig sabihin, kusod lang yun, kasi ibig sabihin susundan mo lang yun. Kasi yan ang nagpapakita ng papunta doon sa area. So inuulit natin, yung pula na yan nagpapakita ng digging spot, flat area. So yung blue nagpapakita ng pointer na tinuturo niya left and right, na ibig sabihin may mga bagay dyan na tinuturo siya sa area. Ano ba yan? Kahoy man yan, bato, or niyog man yan, or anong bagay yan dyan na mayroon dyan sa paligid na kung saan nakatutok yung linya na yan sa kulay blue na yan. E, titingnan natin yun at suriin, alamin at saka pag-aralan kung bakit anong mayroon dyan. So halimbawa may nakita tayong bato dyan, wala naman tayo nakitang marker, titingnan natin yung shape ng bato. Ano bang meron shape niya? Baka may nagpapakita siya ng sinyalis na kung saan doon ang susunod na markers, or your digging spot, or tinatawag na coordination marker. So yun ang ibig sabihin. Yung sa blue naman ay permission ng bagay dyan sa area. So yun lang ang ibig sabihin. So proceed tayo dito. So ito nagpapakita ng tinatawag na formation ng bagay din sa area. So ibig sabihin na yung mga dot niya nagpapakita po yan ng formation at movement, kasi pa po ng tao yan kung pansinin natin. So yung mga ganitong markers po yung kumbaga kung pansinin ito, parang kunting detalye lang yung nagpapakita ng supportive markers lang siya dun sa paligid, na nagpapakita na may mga bagay nga dyan sa area na may markers. So ito yung mga markers nito. At ito ay maliit na marker, huwag po natin baliwalain kasi ito ay kasama doon sa markers na ginawa nila. So lalo na sa mga nag-decode or nagbabasa ng markers, huwag baliwalain yung mga maliit na marker sa paligid kasi kasama yan sa kanilang marka na ginawa. So minsan may mga pinakalitan tayo, hindi natin alam yung mga maliit na marker yung papalang pinaka-importante. So huwag na huwag natin gagawin yan lagi para hindi tayo mabukya. So ito yung kanina na sinasabi natin na naka-flat area na parang footprint, kumbaga, or sapatos na naka-marka na pa-flat. So, ibig sabihin kasi sobrang lapad niya, ibig sabihin naka-flat niya na bagay yung hinahanap sa area. So yung naka-formation na bato na tatlong piraso dyan na may mga dot din yan, ibig sabihin ito yung markers niya na nagpapakita na silang tatlo nga dyan na bato ang tinutukoy niya sa area. At naka-flat area po yan dyan, ibig sabihin may naka-flat na bato dyan sa area at flat area. So yun ang ibig sabihin ng footprint na to na parang sapatos. So yun ang pinapahiwatig ng markers na yan. So ito ay proceed tayo sa markers na to. Ito po ay may malaking hole at saka may maliit na dot, dalawa. So ibig sabihin nagpapakita po yan na may dalawang deposito dyan sa area sa malaking bato. So ibig sabihin may malaking bato dyan sa area na kung saan na malaking bato na yan mayroon dyan ang tinatawag na marker. So ibig sabihin itong markers na to ay separated doon sa markers kanina. So hindi siya kasama sa size na yon. Kumbaga may sarili siyang digging spot na tinatawag. So tinuturo nito meron dyan ng malaking bato sa area na may dalawang deposito sa malapit sa kanya. So gagawin lang natin, sukatin lang natin yung distansya nito sa kabila. Halimbawa, yung distansya nitong hole na ito papunta sa dot, susukatin lang po natin yan. At yun na i-convert din natin. Kung makita na natin yung malaking bato na yun dyan sa area, pat may makita tayo na supportive markers or yung tinatawag na coordination marker ang tinatawag, ibig sabihin susukatin lang natin ito, i-convert din natin yun at doon yung digging spot nya. So susundan natin yung position nito kung saan. So mag nakita nyo kasi yan dyan sir, ibig sabihin may coordination marker yan, hindi naman mawala-wala yan ha? May marka lang tapos wala ng coordination marker. Lahat po yan may coordinates, may coordination marker na tinatawag. Surface marker man yan or bored marker, lahat po yan may coordination marker. Wala po yan sin tinatawag na basta lang gagawa ng marka na walang coordination marker o supportive markers na tinatawag. Kasi hindi yan matuntun. Kahit yung gumawa ng markers na yan, kung pabalikan niya na ibang panahon na nakalipas, makakalimutan niya rin yan. Wala siyang hawak na mapa. So, kaya nga,
ginawa nila yan na may mga markers na supportive markers sa ilalim man yan, sa ibabaw, para hindi sila malito or if ever na mahukayin man nila yan sa sunod na pagbabalik nila. So yun ang plano nila noon. So itong markers na to, ay nagpapakita nga po ito kanina na sinasabi nga natin, may 3 deposit sa area. So ibig sabihin, may dalawang malaking bato nga dyan, may tatlong deposito na nakahabalang sa kanila. So sinasabi ko na ng markers na to may sariling digging spot. Hindi to kasama doon sa kanina na unang dinikod natin, kumbaga yung unang markers na pinasa niya. Sabihin, may mga sariling digging spot dito ng markers niya na to, na huli niya ng mga markers. So sa pagkatingin ko nito, iba rin ang kulay nito. Ibig sabihin, ibang area din to. Kaso pinagrambol niya lang. Nang sa ganun, idikod na lang natin ng isang likodan na lang. Hindi niya rin sinabi kung ito ay magkakasama sa area. Pero sa pagtingin ko nito, hindi ito magkakasama sa area. Maaring may distansya ito na hindi bababa sa 100 meters to 200 meters. So pag ganyan ang mga distance ng mga markers niyo, ibig sabihin, mag-isip na kayo. Na ibig sabihin, magkaiba po yung markers niyo niya. Magkaiba rin ang digging spot. At depende rin yan, lalo kung walang stone map. Pero kung may stone map, ibig sabihin, hanggang 300 meters ang limit yan kung walang stone map. Pero kung mga markers lang na ganito, hindi matawag na stone map, ibig sabihin ang distance yan pinakama taas na yung 50 meters or 100 meters, hindi na lalagpas pa. So yun ang technique sa ganitong pagbabasa ng mga markers. Kaya sa mga nagpapadikod po dyan, i-detalye nyo po, lalo na sa gusto nyo mapapadikod po kayo, i-detalye nyo po sana gusto nyo mapadikod na sasabihin nyo na kaganito po ay may distansya na ganito. Nang sa ganun, hindi rin po malito lalo na yung nagdidikod. So ipapaliwanag nga niya yung pagdidikod, makuha niya man yung dikod, pero yung papaliwanag, hindi rin kayo makagis na maayos nung kasi logic po yung ating mga treasure marker. So napakahirap po intindihin. Kaya kailangan po na makipag-coordination kayo sa mga sa ginapadikodan ninyo. So yun lang ang mapayo ko sa ating katiis na si Sir Richard. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala kay Boy Decoder. Sana po ay may naitulong po ito ng kunting kalaman na binahagi sa iyo, Sir Richard. Sa Diyos ang papuri. Happy hunting sa iyo, Sir Richard. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.